Kung minsan, may mga repair tayo na hindi natin inaasahan ang outcome kaya nitong unit na to. Okay, magandang araw. Meron tayong repair ngayon mga paps. Ito, papakita natin siya. Mapapansin nyo, garbled yung display. And ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya na-repair. And kahit kayo, masusurpresa dito, no? And bago natin yan simulan ay babatiin muna natin nila ang ilan sa ating mga taga-subaybay, mga idol natin mga paps, sina Boss Romeo Terte, Boss Christian Aradanas, Boss Romeo Perez ng Mandaluyong na gumagawa din ng mga mods and seller din. And isa sa natin sa mga kablogger na si Pinocchio Hunt, nag-i-stream po siya ng mga Mobile Legends. Okay, so ito po, ipapakita natin kung paano natin na-repair yung unit. And bubuksan muna natin to, no? Okay, kukuha tayo ng tools para mabuksan natin yung unit. So inoobserbahan ko dito kung ano talaga yung problema. And parang gusto kong baklasin yung LCD pero hindi ko muna ginawa. And ayan, open muna natin yung unit, no? So gamit tayo ng Phillips screw, tanggalin natin yung apat na tornilyo dito sa mga corners. Okay. And after nyan ay itataas natin yung board and sisilipin natin kung ano yung mga posibleng tama ng unit. Okay. Ito, may nakita tayo dito mga paps. Ipakita ko sa inyo ito. Dito sa may part ng chipset, may makikita kayo na parang nabasa siya o natuluan ng juice. So parang medyo mangitim-itim siya. Okay. So dito sinusubukan kong baklasin yung ano, yung latch, yung lock ng LCD. Okay. So itinatry nating tanggalin yung lock and itinaas natin. Inobserbahan natin yung LCD terminals. Okay naman siya mga paps. Malinis. Wala siyang kahit anong mga residue o kaya corrosion. So ito talaga yung pwedeng cause ng problema, yung chipset. Okay, kung isang mapapansin niyo dito, yung parang maitim yung parte ng side niya, kinain ng corrosion. Ganyan po yung mga corrosion ng mga units. Lalo kapag medyo natagalan na siya diyan. So, ang gagawin natin is yan, lalagyan natin ng konting flux. Then makikita natin mamaya, no. Yan, medyo pinapainit ko ng konti. Itinatry kong i-bombard ng init yung part na maraming corrosion. Ito, may pinapakita ko dito mga paps. Ito po yung isang natanggal na capacitor habang pinapainit ko siya. No, pinapainitan natin ng panghinang. So ilalagay natin siya sa isang safe na lalagyan. Ayan. And tingin ko buo pa yan. Kailangan lang nating linisin para kumapit ulit sa board. Pero bago natin gawin yun, bago natin ilagay ulit, ilipat ulit sa board, may proseso tayong gagawin, no? Okay. So yung part na maitim na yan, lilinisan muna natin yan. Gently kukuskusin natin siya ng cutter. And mapapansin nyo, maitim talaga siya. Okay. And hindi ako sigurado dun sa outcome dahil pag kinain na ng kalawang yung mga contacts, posibleng wala na talaga yung unit, no? Posibleng hindi na siya mag-display or mamatay na talaga siya. Although yung part na yan sa tingin ko is responsable sa display, may kaugnayan pa rin po sa power yung mga yan.
lalo na yung kapasitor na natanggal. May chance na may mga karanasan tayo na pag tinanggal natin yung kapasitor na yan, hindi ko lang nailista yung pangalan, pero dati na sinabi ko yan, pero something like isang maliit na kapasitor po yan eh, na responsable rin sa pagbuhay sa unit. Okay, after natin na natanggal yung mga itim-itim, ito binubuhay natin yung mga linya, i-heat natin yan, bahagyan natin, lalapatan ng panghinang para ma-refresh yung hinang niya. Okay, so gawin lang natin yan ng ano, gentle lang yung idikit-dikit lang natin yung tip, tapos meron parang bahagyan natin hinahagod, iwasan niya yung matinding paghagod na. So dito nare-refresh natin yung contacts ng maliit na kapasitor. And bagya natin kinutkot yan. Kinukutkot natin ng konti-konti hanggang sa makita natin yung kung may tanso pa. Makita nyo parang madilaw siya. Pag kinutkot nyo siya, parang medyo madilaw na part. So ayan na, na-refresh na natin yung part na yan, and ikakabit na natin yung kapasitor. So ang ihinang ko dito yung kabilang side ng kapasitor na yan, marami pang may nakalagay na solder lead sa kanya. Medyo pinrime ko na siya ng solder lead para madaling kumapit. And sisigundahan natin naman ngayon ng hot air. Ayan, makita nyo umuusok siya kasi medyo mainit yung hot air. So yan po ay tamang init lang para matunaw yung hinang nung kapasitor, and kasama na rin na marerepress yun sa chipset. Okay, ayan, tapos na siya. So ayan, papakita ko sa inyo yung itsura niya. Okay, ipo-focus natin yan mga paps. Okay, so ite-testing na natin to mga paps. And dito sa part na to, hindi talaga ako sigurado kung anong outcome. Okay, so but still hindi natin pwedeng pakialman yung LCD hanggat hindi natin na-check yung ibang part na may problema talaga, katulad nung ginawa natin. So dumadouble check natin. Ako, delikado yan. Ba't kinaganyan mo yan? Binaklas ko. Okay, bakit ko binaklas? Kasi ganito po. Naalala ko, every time procedure po yan. Sa oras na may ginawa kang paghihinang, lalo sa mga chipset, we make sure na ilagay muna natin siya sa charger. Okay? Okay, testing muna sa charger. Kung mapapansin nyo, pag tinesting ko sa charger, buo na po yung display. Ayan. Kasi pag tinesting mo kaagad siya sa battery, pag may short circuit, hindi po magtitrip yung battery or yung unit. Baka umusok po yung unit nyo, okay? So, make sure na testing muna sa charger bago natin testingin sa battery yung unit. So, dito, ibabalik na natin yung tornilyo, no? Okay. Medyo exciting part ito kasi hindi ako sigurado kung ano talaga yung mangyayari. Okay, marami na rin naman tayong na-repair na mga mods, no? Pero pag minsan katulad nito, alam na rin naman natin yung tungkol sa chipset na responsable talaga sa display yan, pero yung problema na nakita natin kanina, hindi talaga tayo sigurado. Unang ano ko, display, yung display or LCD talaga yung problema. Pero dito tinry natin yung sa parting chipset kasi yun yung nabasa, no. So titingnan natin kung ano nang mangyayari. Okay, ayaw niya mabuhay. Bakit? Okay, refresh natin yung baterya. Reconnect natin.
Ayan, nabuhay na siya mga pops. Okay, kita nyo, buong buo yung display niya ngayon. Okay. And i-chine-check natin yan, no? I-check natin. So malaki talaga ang responsibilidad ng chipset pagdating sa display, no? So ibig sabihin, may chance na ang unit na to, yung mga linya niya ay rekta, naka-direct sa pwedeng hindi naman direct, pero may mga controller yan. Pero responsibilidad pa rin ng chipset ang display. Kasi kaya nga tinawag yung chipset. excuse. May kasama na yan na parang display IC sa end, display IC and controller sa isang chipset, sa isang chip. Okay. Marami pong ganyan ngayon, lalo sa mga processors. Pinag-iisa na nila. Ayan, kita nyo. Okay, so okay na ito mga paps, and magandang araw sa inyo.